What is up guys, Mr. Legalag here, and in today's video, mag-unbox tayo ng helmet na nabili ko online. Shoutout nga pala kay Sir Alex Beltran ng Kalakal Corners, no? So doon ko to nabili, nabili ko siya for about 5,500 pesos. So yun, ano pa ba hinintay natin? Para unbox na natin to. So ito na yung helmet, of course, and may kasama siyang dust bag. Tapos may nakalagay dito na Origine. Originehelmets.com. So ito yung dust bag, and of course the helmet. So yun, so let's begin with the exterior parts ng helmet, no? Meron siyang sun visor na kasama, no, with 3 snaps. Madali lang naman siyang tanggalin, guys, no? So ganito lang naman, ayan, detachable siya, and pwede niyo siyang isuot ng walang sun visor. So pero sa tingin ko, mas maganda kapag mayroong kasamang sun visor. So, balik na natin. Madali lang siya ikabit kasi ito lang yung mga connectors niya. So, ganito lang siya. Yun lang, medyo kunat. May logo ng Origine Virgo dito. And made in Italy din pala siya, guys, no? So, designed in Italy. Sa sarapan, meron siyang vents. Tapos, kakaiba din yung design ng peak niya, no? Kung mapapansin nyo, guys. Ayan. So, medyo unique yung design niya. Tingin ko, itong ganitong klaseng design ng helmet is not very common, ano? Meron din siyang ventilation dito at saka dito. Siguro, ito, ginawa ito dito is para mailabas mo yung singaw sa loob ng helmet. Yun. Tapos may ventilation din siya dito, and including here. Meron na siyang ECE, which is for European Safety Standards na sticker. At meron pa tayong ICC. Ang Import Commodity Clearance sticker is binoprovide ng DTI yan sa mga manufacturers, importers, na to ensure or certifying that their products meet the standard specification and test for quality and safety. Safety is no longer an issue sa helmet na to, guys. Maan siya sa maraming test para before siya ma-release talaga sa market. Bali yung shell niya is made of fiberglass. Talagang makunat siya. Yung lock naman niya is naka-double D-ring na. So I still prefer double D-ring kasi nga mas safe siya. So kapag sumemplang ka, hindi basta-bastang matatanggal tong helmet mo. Magaan siya. Magaan siya for me, ha. Bagay tong helmet na to for those mahilig sa scramblers, trackers, and what else? Venduro. Vintage Enduro. Bagay na bagay talaga siya. Itong ganitong klaseng helmet, ha. Shoutout nga pala kay Motojuts, no? Kasi kay Motojuts ko nakita yung ganitong helmet. Tapos nung nag-ride kami, rinay kong isukat. Medium kasi yung size ng helmet niya. Medyo maliit sa akin yung helmet niya, no? So kaya mas perfect fit talaga itong large. Pagdating naman sa color variation, meron siyang apat. So isa na doon is ito, itong solid matte black, tapos gray and yellow, and the other one is matte black with stripes din. So yung gray, yellow, and matte black with stripes yon. Tapos pagdating naman sa sizes, meron siyang available na size for medium and large, and of course extra large na size. So dito sa to helmet natin is large ang size nito kasi size ng ulo ko is 59 to 60 centimeters. So large yung size nito kapag 59 to 60 centimeters yung size ng ulo natin. So ayan, ano, nalingat lang ako saglit, pero tignan nyo, nandiyan na siya agad sa karton. So, proceed naman tayo sa loob ng helmet, guys. So kung mapapansin nyo dito, guys, no, sa design niya, very very premium talaga tong part na to. Kung makikita nyo, leather siya, I believe leather tong part na to. Pads and linings are washable and removable. Ganito lang siya pag tinatanggal, guys. Ayan, dito. May 3 snaps dito na pinagkakabitan. Ganyan lang. Ayan. So ayan, natanggal na siya. Tapos dito sa kabila naman, same din. 3 snaps din. Ayan. And of course, yung pinaka inner naman yung tatanggalin natin. Ganyan lang siya, guys. So yung texture niya is may pagka sponge sud yung texture niya. Malambot siya, and sa tingin ko mabilis kumapit yung pawis natin dito kasi nga
kakaiba yung tela niya, isud yung tela niya. Pero dito sa part na to, yung mga gilid is leather. Leather siya. Tapos breathable. Kung makikita nyo guys, no, papakita ko lang closer sa camera. May mga butas-butas siya dyan. Ayan. So, breathable siya. Hindi, kumbaga, yan, yung way para matanggal yung amoy ng helmet natin. So, minsan nakalimutan natin maglaba-laba, ganun. Hindi natin maiiwasan na mangamoy din yung helmet natin after long rides, ganun. Madali siyang matanggal yung moisture sa loob. Tapos, ito, breathable na din. Mapapansin nyo, itong part na to. Para malamig sa bunbunan natin. Makikita nyo guys, no, dyan din may tatak siya ng Origine Virgo sa loob. And of course, Virgo vintage naman dito sa may bandang batok. And eto, meron din siyang etiketa dito sa... Tama ba, baby? Etiketa tawag dito, no? Sa mga ganito. So yan. Yan, meron siya dito. May mga nakasulat dito from... Origin. So, yun nga, naka-indicate dito na design siya from Italy. Designed in Italy. So, yun. Ito yung pinaka-EPS niya, guys, no? So, ang tawag dito is polystyrene. Siya yung nag-a-absorb ng impact. So, paano masasabi kapag expired na yung EPS mo or yung mismong helmet mo, no? Kaya siya kinulayan ng black, guys. Kasi nga, maybe after 4 to 5 or maybe 7 years, nagpe-fade siya to white. So, that indicates na yung helmet natin is expired na once ito is naging kulay white na. Similar dito sa Aray helmet. Sa Aray helmet ko. No? So, matagal-tagal ko na rin siyang nabili. Yan, matagal ko na rin ginagamit to. Expired na siya, guys. Mapapansin nyo, puti na sa loob. So, yun yung indication kapag expired na. Yung EPS niya naka-indicate dito is extra large. Actually, natanong ko na rin to kay Mr. Kalakal, ano? Yung helmet din niya, naka-Origine Virgo din kasi siya. Naka-indicate dun sa helmet niya is XL talaga. So, dalawa lang sizes niya, medium and XL yung naka-indicate dito. So, yun, ikabit ko na yung mga pads, no? Try naman natin siyang i-fit. So, papakita ko sa inyo guys yung fitting nito sa akin. Ayan. So, kitang-kita naman, ano? Tanggalin ko na nga ito. So, ganyan yung fitting niya sa akin. Okay siya. Snug fit. Snug fit siya sa ulo ko, no? Okay na okay siya. Hindi siya yung pag umalog ka, parang matatanggal. So, yun. Saktong-sakto siya for me. And, hold on. Lock lang natin, ano? Yan. So, yan. Double D-ring. Ganyan siya. Ayan. Okay na okay. Okay na okay yung fitting. Again, 59 to 60 centimeters. Mayan nyo na guys. Just kidding. Ayan. And sa pa sa mga nagustuhan ko dito guys, no? Ano siya? Eyeglasses friendly siya, no? Itong helmet na to. Ayan. Kita ko lang guys, no? So, hindi kayo mahirap magsuot ng eyeglasses. So, perfect fit siya. Ayan. Diba? Stick. Baby, okay ba? So, ganyan yung fitting niya. Hindi basta-basta malalaglag yung eyeglasses dito. Safe na safe siya. So, eyeglasses friendly siya guys. And shades, of course. Pero mas okay din sana kung may goggles kayo. Hindi ko pa na-try kasi yung goggles natin is on the way pa lang papunta sa Pilipinas galing China. Dios goggles yun. So yan. Yan yung itsura niya guys. Ikot na naman ako ulit. Diba? Diba? Boom! Yan. Yan. Lupit diba? Ganda ng fitting no? So yan. Solid siya. Hindi siya basta-bastang matatanggal. Snug fit. So, yan guys. So, that's it guys. Ito na yung pinaka last ng video natin. So, hopefully, nagustuhan nyo yung review to. Unboxing and review na to. So, please don't forget to hit the like button and the subscribe button as well.
at saka the notification bell, i-on nyo na rin para updated kayo sa mga bago kong videos. Again guys, Mr. Lagalag, ciao!